Hay que hacer este pastor, caso si pastor para ir en la tri. Y se la vamos a poner en la tri. Ok. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13, 1 to 13. Okay. Alam ko po yung iba sa ulo to, no? Sabay-sabay po natin basahin. Yung iba po ay yung sa ulo, ligkasin nyo na lang po sa inyong mga bibig. No? Okay. Tignan po ba kayo? 1 Corinthians 13. Okay, basahin po natin. Okay. Sige, magsalit-salitan tayo. Mauna ako, susunod po kayo. Okay. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity wanteth not itself, is not puffed up. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, it's not easily provoked, thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child, and I understood as a child, and I thought as a child, but when I become a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Sabay-sabay po tayo. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of this is charity. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, ang word na charity, Panginoon, ang binuhod mo, Panginoon. Sa panahon ngayon, lalo na ang paggamit ng word na love, Panginoon, ay abuse sa panahon namin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, patuloy na paalalahanan kami na kung ano ang pinakamining ng salitang charity. Salamat pong muli sa umagang ito. Ingatan kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Bigyan ng katalinuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Okay. Yung title po ng message ko ay Charity Never Faileth. Sa Tagalog, ang pag-ibig. Sabi, ang definition kasi ng charity sa Tagalog ay pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ano yung faith? Hindi papalya or hindi magwawalang kapuluhan. Faith. Hindi siya mupipin. Hindi siya babaksak. Okay? Yan po yung ating mensahe ngayon. Ngayon, bigyan po natin ng background. Ano? Anong background nito? Sa verse 12, okay, lakay doon ni Paul yung lahat ng spiritual gifts, no? Yung bago doon, body and Christ, no? Head and body. Yung 10, hindi ako nagkakamali. Pero yung 11, okay, nag-focus siya doon sa spiritual gifts. Basahin lang natin doon sa 12, yung last few verses doon sa 12:28. Para makita natin kung saan ang gagaling si Paul, bakit niya dinipine yung charity. Okay? Balikan lang natin. Okay. Scroll, babalik lang kayo. Okay. Yung 38,
28, tapos yung mga remaining verses. Sabi dyan, papasa po, and God? And God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Diretso lang po, are all apostles? Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles. Have all the gifts of healing. Do all speak with tongues. Do all interpret. But obey earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Okay, sa kaya binigkas ni Paul yung 1 Corinthians 13. No? Ito yung pinanggagalingan niya. No? Normally kasi sa tao, no, gusto mo yung palaging yung nakikita agad, no? Pero hindi natin inaalam kung ano yung bakit nangyari yun, no? Gusto mo yung showy tayo, di ba? Gusto natin yung best foot palagi, no? Yung nakikita sa atin. Okay? Yun yung ayaw ni Paul dito, no? Sa gifts kasi may mga gifts na ganun, no? Especially yung tongues, yung healing, no? Ano yan eh? Highlight yan eh. Di ba? Uy, nagpagaling! Uy, nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Di ba? Kakaiba yun eh. Di ba? Pero yung mga, yung bakit niya ginawa yun, yun yung minsan na hindi nakikita. Okay? Iyan ako lang sa isang pelikula. Yung pelikula daw, wala daw magandang pelikula kung di mga galing yung mga nasa likuran. Yung mga lightning, yung mga hindi nakikita, no? Yung nag-isip, kung paano ginawa yung pelikula, yung mga gandang pelikula, hindi yung mga walang kwentang pelikula. Okay? Now in that case, ganun din, no? In-emphasize ni Paul kung ano ang pinakamahalaga, hindi yung nakikita, kundi yung nasa likod nung ginawa na yun. Okay? Kaya si Paul ay napunta doon sa sinabi niya yung meaning ng charity. Okay, tingnan ngayon natin, puntahan ngayon natin. Yung first one. Okay, yung 1 to 3 dito, makikita natin that these are extremes. Gumamit si Paul dito ng figure of speech. Hyperbole. Hyperbole. Ibang pangalan doon. Yun yung inaano natin. Kunyari, mamaya, magpa-perform kayo, sasabihin ko sa inyo, break a leg! Pipilayin ko ba kayo lahat? Ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin nyo, gagalingan nyo yung performance nyo. Okay, hanggang sa parang mababali yung buto nyo. Parang ganun yun. Ano? Talagang gagalingan nyo. Ibig sabihin nyo, hyperbole yun or hyperbole yun. Hindi yun literal. Kasi kung literal yun, lahat kayo pilay. Punta tayo sa orthopedic. Walang ganon, di ba? Normally, tingnan natin kung paano ni in-exaggerate ni Paul. No? To the extreme, no? Though I speak with the tongues of men, of angels. Ano ba tao magsasalita? Sabihin na natin, binasa ko lang no, sa YouTube na no, nag-search ako, meron daw isang tao nakapagsalita ng 36 language fluently. Ang dami, no? Sabi ko, ilang ba kaya ko? Kaya naintindihan ko lang, Bisaya, siyempre, Tagalog na nakasalita ako, English konti, no? Conversational, nakasalita tayo. Pero, liban pa doon, nakakunting ano ako kasi pag mahilig sa mga Korean novela, di ba? Nakapag ano ng mga Korean, di ba? Iba Chinese, yung iba Spanish, medyo meron tayong influence. Diba, meron pa konti-konti. Kasi hindi tayo fluent yung mga kasalita ng more than 10 siguro. Na language yung, kunyari may kausap ko, may kipag-usap ko ulit to another language, to another. Medyo rare na yun eh. Okay? Ang tawag dyan, linguistics eh, magaling sa lingwahe. No, si Rizal daw, eh, kayang magsalita ng ano, French, Spanish, okay?
Latin, mga ganun. Marami ganun. Pero ito, kaya mong magsalita ng lahat ng wika ng kay tao. Rare yun, walang ganun, no? Lalo na ang angels. Meron pa dito ang makapagsalita ng wika ng angels. Hindi nga natin alam kung ano yun. Okay, ito yung ginagamit ng mga ano, nagsasalita daw sila sa wika ng anghel. Paano mo nalaman na anghel yung wika na yun? Okay? Kaya ito yung ginagamit ng mga ano, no? Ano ba? Pentecostal, no? Ito daw nakakapagsalita daw sila ng wika ng anghel. But in that case, hyperbole to, no? Exaggerated to the extreme, no? Sabi dyan, and angels and have not charity become a sounding brass or a tinkling cymbals. Magandang brass at a cymbals, pero hindi siya palaging tumutunog sa isang combo. Nakarinig ka na nun? Jung, 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 jung. Puro ganun yung tunog. Matatanggalan ka ng tutuloy nun. Walang ganun. Para, normally, pagka sa dulo siya ng kata, jing! Parang ano lang siya nun. Dagdag na tunog lang siya nun. Pero hindi siya yung pinakamain na tunog. Kasi wala siya pakinabang. Ingay lang siya. Okay? Now, in that case, though I have the gifts of prophecy, lahat nasa iyo. Kaya mong ma-foretell kung anong mangyayari in the future. Okay, magaling ka magsalita. Okay, yung prophecy, isa pang prophecy, yung pag-share ng gospel, isa rin yun eh. That's a prophecy. Kasi kinikwento mo sa isang tao kung anong mangyayari sa kanya kung hindi siya maniniwala kay Kristo. At kung anong mangyayari sa kanya kung siya ay mananampalataya sa Panginoon. Okay? You pinaprophesy mo yun. Okay? Now, in that case, understand all mysteries. Alam mo lahat. Meron pa taong ganun? You can understand all mysteries. Meron. Palaging kausap namin doon. Lahat ng tanong mo, alam niya. Kaso lang ang tanong, tama kaya? Okay? Yun ang tanong. Okay? Now, in that case, and all knowledge, lahat ng kaalaman, no? Nakukompute mo lahat pag nahulog yung hangir na yan, ilang yung force para tumama yan sa lupa. Nakukompute mo lahat. No? Ano yung trajectory ng isang ganon ka mag-isip? Meron bang ganon tao? Huwag mo kayo maging ganon. Hindi niya lahat makukompute. May isa akong kilala, nagkukompute na mga ganon. No? Kaso lang yung hindi niya makompute kung paano siya magkakaroon ng anak. Ang ginawa niya, nagpalagay na lang siya ng insemination. Kasi hindi niya makompute yun eh. Okay, hindi mo, kahit na tumpog mo yung ulo mo sa pader, hindi mo makukompute yun. Kasi Panginoon na nagbibigay nyo. Okay? Totoo po yun. Meron pong nakilalang gano'n. Lahat kinocompute niya. Okay? Now, in that case, no? Tapos sabi pa dyan, sa 2, and though I have all faith, lahat, no? Ng faith nasa iyo. Pwede kang mag-utos sa isang bundok na lumipat pa sa isang bundok or pumunta pa sa ibang dagat, no? Tumilapon sa dagat. Meron bang ganun? May gumawa na ba nun? Sa Bible, wala pa ako nabasa gumawa nun. No? Meron lang, nagpahati ng dagat, nagpahati ng river, pero wala yung ay bundok, ako, tumalong ka ulit sa Manila. O yung bundok na nasa yung bulkan sa ano ba ito, nasa Bicol. Mayon. Lumipat ka naman ng Davao. Wala pa namang ganun. Ano, wala pang gumawa. No? Okay? Extreme kasi ito. No? Pina-explain ni Paul yung pinaka-extreme. Lahat alam mo na. Lahat kaya mo. Meron kang faith. Pero pag wala kang charity, walang kabuluhan. Okay? Sabi pa dito, and though I bestow all my goods to feed the poor. May gumawa na ba nito? Inutos to ng Panginoon sa isang rich man. Okay? Sad to say, sobrang yaman niya. No? Inayawan niya yung offer ng Panginoon. So, yung dulong offer ng Panginoon, sumama ka sa akin.
meron ka nang gagawa nito sa tingin nyo? Mayaman? Bestow all my goods to feed the poor? And though I give my body to be burned, okay, marami daw, no? Mga heroes of faith, no? Mga hindi na nakalagay sa Bible, marami daw mga sinunod. No? Siguro kung wala kang charity, wala kang pag-ibig, hindi mo gagawin yun. Rare yun. Okay, kung totoo nga daw ang Christianity, kung hindi nga daw totoo ang Christianity, yung mga nauna sa atin, yung mga forefathers natin dun sa faith, no, sila Abraham, bakit yun sila, si, lalo na to si Paul. Okay? Kung kalokohan ng Christianity, bakit mamamatay ka dahil sa isang bagay na kalokohan? Ikaw ba gagawin mo yun? Kunyari, naglolokohan lang tayo dito. Tapos dumating yung mga polis dito, papatay. Si pastor pa yung mauuna. Sige, patayin nyo na ako. Ako na yung unahin nyo. Kung kalokohan yun, ano tinatayuan mo? Kung mga gangster tayo, normally tayo munang aalis dito. Di ba? Escape muna tayo dyan. Tapos tayo nandito. Di ba? Okay. Body to be burned. You see? Lahat yun maganda. No? Lahat yung mga extreme na yun, mga ganda yung lahat eh. Kung kaya mong mangyayari yun. Pero, that's good to have. But without charity, walang kabuluhan. Nothing. Okay? Muna tayo dun sa sumunod ng mga verses, yung 4, no? Dinefine na yun the correct definition of charity. Okay? Dinefine siya ng Panginoon. Panginoon mismo nang define. Ang maganda dito, iniba niya yun sa word na love sa King James. Bakit? Para mahihiwalay siya. Kasi ngayon currently, yung love na word, napaka talamakin. Di ba? Overused. Ang tawag nga doon ay undermined. Na-undermined na yung word na yan. Yan ibig sabihin ng undermined na parang nawawalang kabuluhan na. Love, love, love. May kanta pa nga ganyan eh. Iti amo, I love you, atashima, anata ashtimash, kung ano man yun. No? Inahata palagi ito yung United Nations. Kaya naririnig ko yun. Okay? Yung lahat ng word ng love sa iba-ibang mga language. Okay? Sirang-sira yun. Ang maganda kay sa salin sa English version ay charity. Bakit? Kasi hiniwalay yun ng Panginoon. Special siya. Okay? The love of God. At sa Tagalog, yun ang definition niya. Pag-ibig ng Diyos. Okay? Tignan natin ngayon kung paano dinefine ng Diyos. Kung pag-ibig niya, paano niya ito dinefine? Okay? Charity suffereth no. Okay? Sa ibang salin ng tao dyan ay patient. Ano yung suffereth long? Ibig sabihin, nagsasuffer ka pero matagal. Okay? Masakit ang makakaroon ng toothache, di ba? Imagine niyo magkakaroon kayo ng toothache isang buwan, hindi gumagaling. That suffereth long yun. Okay? Masakit. Okay, lahat. Yung ngiti lang, masakit. Yung buong katawan mo, masakit din. Pati yung isip mo, pati yung ulo mo. Lahat yun sumasakit. Kahit natutulog ka, sumasakit yun. Okay? Ganun daw. At hindi ka nagagamot. Suffereth long. Okay? And it's kind. The word kind sa Tagalog, ano ibig sabihin ng word na kind sa Tagalog? Mabuti. Mabuti. Okay? Kind words, mabuting salita. Okay? Charity envieth not. Okay? Hindi na iinggit. Okay? Madalas tayo na iinggit tayo. Okay, talagang ganda ng banda yun ah. Gusto ko meron din ako nun. Di ba? Maganda talaga eh. Maganda yung bahay. Maganda talaga eh. Maganda yung sasakyan or maganda yung motor. Magandang asawa. Poging asawa. Okay, kaya nagkakagulo-gulo dahil dyan eh. Sa inggit. Di ba? Ay, meron siyang ganito. Ako wala. Tapos nadidepress. Ha?
Ang tunay na pag-ibig, hindi ganun. Hindi tayo may ibig. Kung anong meron tayo, yun. Enjoy natin yun. Okay? And yet, not. Okay, sumunod doon, bonded not itself. Ano yung bonded? Okay, magka-adoptong yan eh. Okay? Envy, bonded. Okay, nagmamalaki ka. Okay? Pride, ganun din yan. Yung sumunod dyan, pop up. Okay? Maraming takay ng ano, malaking ulo. Di ba minsan sinasabi, huwag lang lalaki yung ulo mo. Okay ka. Pag nag-pop yung ulo mo, minsan puputok yan. Yan. Di ba yung balloon? May threshold yun eh, kung ilang beses mo lang palalakihin. Pag na-over yun, madikit lang yun, bam! Puputok yun. Okay? Minsan, sad to say, marami sa ating nagiging pop-up. Gumaling ka sa gitara, gumaling ka sa piano, naging leader ka, naging presidente ka ng kung ano. Di ba? Minsan nagpapatong-patong yun, minsan nililipad ka nun eh. Diba? Nililipad ka nun. Pag nilipad ka nun, hindi na sumayad yung paa mo sa lupa, nun magkakaroon tayo ng problema. That's pop up. Okay? Does not behave itself unseemly. Okay? Inaano ko to? Ano ba tong not does? Ginamit din to doon sa mga bading. Yung word na to, unseemly. Di ba? Yung mga pumapatol sa kapwa nila, lalaki sa kapwa babae. Okay? Nag-overboard ang tawag doon. Yung kasalanan na nag-overboard na. Actually, bunga na yun. Yung pagiging bading at saka pagiging tomboy, bunga na yun ng kasalanan nila because they reject God. Nireject nila ang Panginoon. Okay? Ito, hindi tayo. Do not behave itself unseemly. Hindi tayo mag-overboard sa kasalanan na yun. Seek it not her own. Okay? Dahil, kaya naman ako nandyan kasi meron ako nakukuha eh. Paano pag wala? Diba? Pag wala na tayong benepisyo, wala na, iwan na natin yan. Ganon din sa mag-asawa, diba? Pag mag-asawa kayo, wala na akong benepisyo dito sa asawang gusto. Iwanan ko na ito, palitan ko na ng iba. Okay? Maraming ganon sa totoong buhay. Okay? Wala na akong makita dito, ano bang ano ko dito? Okay? Think it not her own. Okay? Hindi tayo makasaliti. Okay? Seek it not their own. It's not easily provoked. Ano yung easily provoked? Okay, nakwento ko na po ba yun? Dati ako yung prinubok, no? May nasagi po ako, nadikit lang ako na sa motor, no? Yung nakamotor, pinagtatadyahan po yung sasakyan namin. Yung nakwento ko na po sa inyo, kinoprovoke niya talaga, oh, lumabas ka dyan! Kasama ko si Johan na, no? At ikaw, nag-pray lang ako sa Panginoon, ano bang gagawin ko dito? Nung medyo kalmado na siya, lumabas ako. Sabi ko, bro, kung ano man yung ano, yung tama ng motor mo, babayaran ko na lang. Tapos, himas-masa na siya sa... Pero nung pinag-tadyak niya yung sasakyan ko, nandun ako sa driver seat, tinatadyakan niya yun. Pinoprovoke niya talaga ako. Kung medyo mainit lang siguro, kung may pinagdadaanan siguro ako nun, siguro napaaway ako niya. Pero salamat sa Panginoon, binigyan ako ng Panginoon na hindi ako maprovoke. Minsan may mga ganun. May mga sitwasyon na ganun, ipoprovoke kayo. Okay? Manalangin din sa Panginoon na bigyan kayo ng kahinaunan. Okay? Maging mahinaon. Okay? Think it no evil. Hindi tayo nag-iisip na mali sa iba. Okay? Marami akong nakikita dito, no? Sila pa yung nagpapahamak sa mga kapatid nila.
May makikita mo na yung kapatid mo madadapa, imbis na isaig mo, tatawanin mo pa. Or minsan, ikaw pa yung gumawa ng patibong para mapahamak yung kapatid mo. Okay? Totoo po yan. Okay? Huwag tayong maging evil thinker. Okay? Lahat ng schemes gagawin natin para maka-gain tayo sa iba. Okay? Networking, number one yun. That's a big scheme. Gangster move yun. Kala nyo ba, kikita kayo ng marami doon. Sad to say, marami akong kilala mga Kristiyano na uulog dyan. Okay? Isa pa ako sa mga ano nyan, no? Palaging inaano tapos, pagka sineran mo sila ng ito ang tingin ng big Bible dyan, no? Hindi ka na, i-unfriend ka na. Block ka. Okay? Hindi ka kasi open-minded. Ay, lalo na silang hindi open-minded sa salita ng Pasko. Okay? Think it, no evil. Nasa na po. Ang ganda nito, it rejoice not in iniquity, but rejoice it in the truth. Okay? Saan ka ba nagiging masaya? Sa kasalanan? Magtanong ka. Okay? Or nasisiyang ka sa salita ng Panginoon. The truth. Okay? Pag wala ka palagi sa church, magtanong ba kung nasa pa? Nasa crossfire? Nasa ML? Ano ba? Valorant? Ano mga bago ngayon? So, may nilalaro po ako at pinapatest mo sa akin ngayon yung Immortals. Okay? Ang unang ano po title yung Diablo. Word pa lang po. Okay, alam mo na. Pinapatest ko sa amin yan. Sad ko din ako yung nagtitest. Okay, naglalaro ako. Sabi ko, ano ba? Nakakaano naman to. Nung naglalaro na ako, nakakapat na oras na ako, sabi nung nagtitest, kala ko ba sir, ayaw mo yan. Sabi ko nga, no, apat na oras na pala ako naglalaro nito kasi tinitignan namin yung usage eh. Kung ilan yung nagagamit sa apat na oras, ilang MB yung nakakain yung laro na yun. Sabi ko, ayoko na maglaro ito, ikaw na mag-test. Baka ma-addict pa ako kasi napaka-catchy nung laro. Huwag na kayo maglalaro, ha. May mula pa ako wala kayo sa church. Huwag ka naglaro kayo lang. Okay? Diablo Immortal. Huwag na nyo nang laruin yun. Okay? Matuto na kayo sa akin. Okay? Bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. The word all. Sabi dyan, bear it all things, no? Dinadala mo lahat. Believe it, pinaniniwalaan mo lahat. No, hindi tayo ano ha, yung anong tawag na sa term na yan, yung madaling maniwala. Hindi, anong sa English term na hindi madali tayong maniwala. Gullible. Hindi tayo gullible, ha? Kasi sa internet, maraming ganun. Di ba? Di ba yung iba doon, pinoprove yung mga, ano, mga theories nila? Totoo kaya yun? At gagawin niya uli yun. Mapagtatanto niya na hindi pala totoo. Okay? Ano ba yung nakita ko? Yung sa, yung takip daw ng Nutella, meron daw yung spoon. No, siyempre, tinignan ko yung Nutella, ang dami ng Nutella doon eh. Wala naman, hindi naman pala ito. Huwag okay. Tayo maging mapaniwala. Okay? Pero dito, naniniwala tayo sa lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Yun yung sinasabi ko dito. Believe it all things. Saan yun? Pertaining to the Word of God. Sa salita ng Panginoon. Pagka yung paniwala mo ay hindi naka-align sa salita ng Panginoon, mali ka dun. Okay? Kasi ang salita ng Panginoon ang katotohanan. Okay? Nasaan na tayo? Ilang minuto na ako? 29. Okay. Hope at all things. Yan ang maganda sa atin. We hope. Okay? Ang pinaka number one na hope natin yung pagdating ng Panginoon. Okay? Darating siya. Pupuanin niya tayo. Isasama niya tayo. Kung nasaan siya, nandun tayo. Sabi niya. Ang pangako niya.
Okay, kung nandito, nasa langit siya, nasa langit tayo. Kung bababa siya dito, nandito tayo. Yun ang pangako niya. Kung babaguhin man niya ang lahat, isasama niya tayo kung nasa siya. Okay? Yan ang pangako ng Panginoon. We hope that. Okay? Yan ay pinangahawakan natin. Endure all things. We endure all things. Okay? Dito naman sa lupa, pagsamantala lang eh. Di ba? Kahit yung sasakyan natin, ganyan, bubulok-bulok. Nakapunta ng halahala. Di ba? Kala ko nga, bibigay na yung kapon. Kahit binuksan ko yung aircon, di naman. Ako, alam, nakabalik na mga kamita, ka-aircon pa kami. Di ba? Salamat po, Panginoon. Di ba? We endure. Kung anong meron tayo, pagsinupa natin. Di ba? Ayun lang eh. Pero, sabi naman ng Panginoon, kung tapat tayo sa maliit, sigurado tapat tayo sa malaki. Okay? Kung binigyan tayo ng maliit ngayon, naging tapat tayo doon. Pag binigyan tayo ng malaki, magiging tapat din tayo. Yun ang pangako ng Panginoon. Okay? Then, sana tayo dyan. Charity never faileth. Okay? Kung may problema ka ngayon, may binagdadaanan ka, tandaan mo, una kang minahal ni Kristo. Eh, nandun yan sa dulong ano ko eh. Pero minahal ko na ngayon, ilalabas ko na ngayon yung card na yan. Okay? Charity never faileth. Okay? Ano ibig sabihin nun? Wala kang talo. Pag meron kang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ni Kristo. Okay? But whether there be prophecy, they shall fail. Okay? Ito naman yung pinangawakan natin yung mga ano. Prophecy, whether there be tongues, whether there be, ano ba, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Okay? Yung katalinuhan mo ngayon, mawawalan na yan. Yung alam mo ngayon, pwedeng maging obsolete bukas. Hindi na applicable. Okay? Yung cellphone mo ngayon, after 1 year, iba na naman yung features na meron dyan. Okay? Natabunan na yung features na meron ka ngayon. Okay? Kung may 5G ngayon, next naman yan, 6G, 7G, 8G, hanggang sa maging 666 daw yung dati nila. Joke lang. Hindi yung totoo. Okay? Okay, it shall vanish away. For we know in part. Okay? Alam natin ngayon ang parte, yung mga alam natin. And we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Kailan ba ito mangyayari? Which perfect is come. I believe mangyayari ito pag dumating na ang Panginoon. Perfect is come. Okay? When we, on a blink of an eye, we are all gonna be changed. We are going to be changed. Pagbalik ng Panginoon. When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child. When I become a man, I put away childish things. Nandito na ako sa pang-apat na aking point. Maturity. No? Ang tunay na pag-ibig ay may maturity. Magmamature tayo, hindi pa rin tayo tayo isip bata pa rin. Okay, ano ba mga dati kong ano? Binigay kong sapatos eh. Ayun, yung mahilig ako sa sapatos. Talaga, bata pa ako, mahilig na ako sa sapatos. Yung uso yung mahiligid, yun na yung pinabibili ko sa ate ko at saka sa nanay ko. Yung nanay din na abutan yung may mahiligid. Yun yung sapatos na makulay. No? Tapos minsan, mayamang ka daw dati pag meron ka nun. Tapos pag inapak mo yun, minsan meron pang mga ilaw-ilaw yun. May ilaw-ilaw pa. Okay? Eh, sarap mag-molekta ng sapatos. Yung iba ka, sneakerhead eh. Yung mga mamahaling pang sapatos, yung mga inaano nila, iba-ibang mga sapatos. May Jordan, may sneakers. Ano mga kilala? Yung mga satanic na sapatos, mga Yeezy, mga mahal. No? Sa office namin, gano'n, no? Nag-aano pa sila, yung saan mo nabili yung Yeezy mo? Tagal ko na nag-ahanap niyan. Ano pa, magkano mo nabili? 150,000. Bibili ka ng 150,000 na sapatos?
iaapak mo lang sa ano. Eh kung maapakan ka, dinaputikan pa yan. Nakaapakan ng tayo. Sabi ko, bibili ka. Isip-isip ko lang, hindi ko naman masabi dun sa tao na, gusto bibili niyan. Ilang sapatos na nabili mo eh. Siguro lahat ng kakilala ko, nabigyan wala na sapatos. Eh kung meron na 150,000. Eh. Sabi dyan, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I become a man, things are yan ay maturing. Tayo ay magiging dalaga, magiging lalaki ng Diyos. Dapat mag-mature tayo. Hindi na tayo babalik doon sa ating childish ways. Okay, masabihan ka lang ng konti, tampong pururot ka na. Okay? Isipin mo rin kung bakit ka sinabihan. Bakit ako sinabihan? Totoo ba yun? Okay? Iaanam mo yun eh. Hindi kung totoo yun, dapat baguhin ko yun. Di ba? Hindi ka naman sinabihan lang basta masabihan ka lang eh. Sinabihan ka kasi mahal ka ng tao na yun. Okay? Kasi kung hindi ka mahal, hindi ba't ka sasabihan? Wala ako. Bahala ako dyan sa buhay mo. Okay? Maraming mga ganyan matatanda, di ba? Tinatawanan pa nga nila yung ginagawa ng masama ng mga bata eh. Di ba? Sa panahon natin ngayon, ay, galing mo. Galing mo ah. Tinatawanan pa nila yun. Okay? Kaya pasalamat kayo pag mayroong matanda, kinorek kayo. Kasi mahal kayo ng matanda na yun. Or may nag-correct sa inyo. Salamat sa Panginoon doon. Lalo na si Pastor Araw, linggo-linggo, kinokorek tayo dito. Okay. Iba na lang kung meron na kayong kalosan, yung, ano ba ito? Kalyo sa puso. Huwag naman kayo maging kalyo. Gusto niyo kalyo? Yung kalyo, tinatanggal yun. Okay? Kasi ano yun eh, rough yun eh. Di ba? Rough skin yun eh. Yan, yeah, tinatanggal yun. Parang libag yun, tinatanggal yun. Huwag tayong maging kalya yung puso natin, huwag yung maging kalya. Okay? We mature. Dapat tayo ay lumago. Okay? Sinasabihan, lagi ka nakapsimangot. Smile ka lang. Di ba? Lagi ka nakasmile. Okay? Makita mo. So, dapat pagka sa office namin, pag nakakasalubong ako ng medyo nakasimangot, kini-smile ako, yung morning, na ganun ko eh. Medyo ano yung personality ko eh. Alam na yung pastor yan eh, na makulit ako eh. Okay? Kaya lang pag yung basamot niyo yung mukha, mas makakasalubong, may kilala mo naman. Hey, good morning! Kaya ganunin mo, parang may iba yung ano nila eh. Parang naano sila, ba't na ako nakasimangot? Okay? Nakakaano yun, nakakadala yun eh. Lagi ka nakasimangot. Nakasimangot ka lang yun. Masarap kasama yung jolly, medyo masaya. Okay? Hindi naman basta masaya lang, ha? Meron din mga ganun eh, di ba? Lahat na lang pinag-usapan nyo, puro kalokohan. Okay, masama rin yun. Okay, dapat maayos. Okay? Nasa last two parts na lang ako. For now, we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even also I am known. Okay, clarity. Okay? Pag meron kang pag-ibig, malinaw ang pananaw sa buhay. Okay? May clarity ka. Hindi ka uncertain. Ano ang mangyayari sa akin? Pandemic na. Eh, lagi ano yan eh. Problema ng mga kabataan yan eh. Okay? Hindi lang kabataan. Pati mga matatanda. Okay? Sa office namin, yung mga executive doon, nagpapatingin sila sa psychiatrist. Sad to say. No, yung mga mayayaman, sila yung marami pera eh. Hindi sila makapunta sa kung saan gusto nila. Dahil sa pandemic. Na stress. Yung iba hindi na nagtatrabaho. Yun yung mga executive yun ha. Mga nag-iisip yun. Yun yung mga matataas yung sahod sa opisina eh. Yung mga nag-iisip lang. Okay, pero ngayon sa napaka-depressed sila. Hindi sila makalabas ng bahay. Takot na takot sila. Tinakot sila eh. Okay.
ilang boost na yung ginano nila, mamaya sila yung unang magkakasakit. Konting ano lang. Ayaw na akong palapitin ng dito. Wala akong, wala, wala mga akong turok-turok eh. Hindi ko masabi sa kanila, naloko lang kayo. Atensip-isip ko. Eh dapat ako na yung unang namatay sa inyo. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Lastly, okay, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Okay, balikan natin yung mga verses sa New Testament, maganda to. Okay? Sabi dito sa 1 John 7 and 8. Nandito na po ako sa last part ng aking isa. 1 John, ilang minuto na ba sa 41. Last na. 1 John 7 and 8. 1 John 1 niya tayo, 7 and 8. Hindi, 3. Sabi dyan, okay, pabasa po. Ready? Read. Love and trust of one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Okay, ganda po ng verse na yan. No? Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is God. Basahin po natin muli yung sa 1 John 4:12 naman, yung malapit lang yung God. Maganda po ito yung 1 John, yung buong chapter ng 1 John 4. Sabi po dyan, sa 11, sabi ko dyan, beloved, if God so love us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Ibig sabihin ang perfected, complete. Okay? Kompleto sa atin. Pagdating po dyan sa 19, sabi po dyan, we love Him because He first loved us. Minahal natin ang Diyos dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ibabalikan ko lang po yung pinaka-last part nung 1 Corinthians 13. And now abided faith, hope, charity, these three. But the greatest of this is charity. Magandang mago. Amen. Let's try. Ano na, kakanta.